Hello guys, isa na namang dream house ang ating matutunghayan. Itong dream house ay pagmamay-ari ng dalawang OFW dito sa Saudi Arabia. Itong bahay ko pala na ito ay matatagpuan sa Barangay Dabubo, Pequeño, San Agustin, Isabela, na ipinatayo ni Ma'am Tads Nihal Biluan at ng kanyang asawa habang silang dalawa ay nandito pa sa Saudi Arabia. Ang lupa pala na pinatayuan nila ay bigay sa kanila ng mga magulang ng kanyang mister bilang pamana sa kanilang bunsong anak. Si Ma'am Tads Nihal pala ay isang domestic helper dito sa Saudi Arabia at the same time ganun din ang kanyang mister. Aniya nga ni Ma'am, nung dalaga pa siya ay sinabi niya sa kanyang sarili na ayaw niyang mga ibang bansa o mag-abroad. At nung nakapag-asawa na siya ay nagpa siya ang kanyang asawa na mag-abroad dito sa Saudi Arabia. At habang nag-a-apply si Mister ay sinabihan siya na what if sabay tayong mag-abroad habang wala pa tayong anak at makakapag-ipon tayo para sa ating pamilya. At dun na napaisip si Ma'am hanggang siya ay napapayag na rin para mag-abroad. Una, sinubukan nilang mag-couple pero walang available, kaya napagpasyan na lang nila na kahit hindi sila couple dito sa Saudi Arabia, ang importante ay makakapag-ipon sila para sa kanilang pamilya habang wala pa silang anak at babawi na lang sila sa kanilang pag-uwi. Ayan. Anyway, sa mga hindi pa po pala nakakakilala sa akin, ako nga pala si Bernard Rodriguez, ang inyong ka-dream house. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod kong mga video. Ayan nga mga ka-dream house na nakikita nyo, na napakasarap talaga sa pakiramdam. Nakitang-kita mo nang unti-unting nabubuhang yung pinapangarap na bahay, bunga ng inyong pagsasakripisyo at pagsisikap sa ibang bansa. Congratulations po, at sabi nga ni Ma'am, excited na po siyang makita ang kabuuan ng pinapagawa niyang bahay para sa kanyang magiging pamilya. Ang sukat po pala ng bahay ay 100 square meter, 3 bedroom, living area, dining area, kitchen, toilet and bath, and terrace. At ito po ang listahan ng mga nagamit sa pagpapagawa ni Ma'am sa kanilang bahay. Hindi man po ito kumpleto, ang importante po ay makakapagbigay tayo ng idea, at lahat po yan ay nagmula lamang po sa nagpapagawa ng bahay at inihahatid po sa atin ng ating lingkod Bernard Rodriguez, ang inyong ka-dream house. Ayon nga po kay Ma'am, ang nagamit nilang hollow block ay umabot sa 2,000 piraso, gravel and sand, 7 load, 21,000 pesos. Sa cement naman ay nakabili si Ma'am ng 100 bags na simento, 26,500 pesos ang bayad niya. Sa bakal naman po ay bumili si Ma'am ng 16mm, 20 pieces, 7,700 pesos ang binayad niya. Sa 12mm naman, 63 pieces, 12,600. Sa 10mm, 93 pieces, 12,900. At sa 9mm, 115 pieces, 10,350 pesos ang binayad. 1 roll na tie wire, 1,800. Dito naman po tayo sa mga pako, 8 kilos na number 6, 600 pesos. 6 kilos na number 5, 450 pesos. 8 kilos na number 4, 600 pesos. 8 kilos na number 3, 600 pesos. 5 kilos na number 2, 375 pesos. At 3 kilong hardnail, 390 pesos. Uulitin ko po, lahat po ng mga details na ating matutunghayan ay nagmula lamang po sa nagpapagawa ng bahay at hindi po tayo nagdagdag. At ayon nga sa nakikita nyo, nagpatistis na rin sila ng mga ibang kahoy. At ang kahoy po na nagastos nila sa trusses ay umabot ng 70,000 pesos.
O ayan mga ka-dream house, nakikita nyo na, naikabit na nila ang mga wood trusses. At kunting gimbot na lang ay mabubungan na. Ayan guys, malinis na malinis ang pagkakagawa. At siguradong siguradong matibay na matibay yan. Kagaya nga po nang nakikita nyo, matyong matyo at siguradong malakas po ang kanyang pangangatawan. Hops, biro lang po. Anyway, ang labor rate pala sa mga gumagawa sa bahay ni ma'am ay 700 pesos sa skilled worker at 400 pesos naman para sa mga laborer. Bali ang mga gumawa po ay isang foreman, 4 na skilled worker at 12 po na laborer. Installation of roof. Bollywood trusses po pala ang nagamit sa bahay nila ma'am na nagkakalaga ng 70,000 pesos at sa color roof naman ay nagkakalaga ng 75,000 pesos. Yan po ang mga details na nagmula lamang po sa nagpapagawa ng bahay na inihahatid ng inyong ka-dream house. At sabi nga po ni ma'am ay excited na po siyang makauwi para makita niya ng malapitan at damhin ang tuwa at saya na hatid ng kanyang pinapangarap na tahanan. At ito nga mga ka-dream house, naikabit na nila ang mga bintana at nakabili sila ng halagang 20,000 pesos na mga bakal at 10,000 naman sa labor, kaya umabot na 30,000 pesos ang labor and materials ng mga bintana. Ayan guys, sa mga pintuan na lang at electrical ang kulang at pwedeng-pwede na po itong lipatan. Mali ang nagastos po pala dito sa bahay na to ay umabot ng 400,000 pesos labors and materials. Once again, congratulations Mang Tansnihal sa iyong dream house, bunga ng inyong pagsasakripisyo sa Saudi Arabia. At bago matapos ang aking video mga ka-dream house, ay mag-commercial break muna tayo. At kung magustuhan ba ng ating mga ka-dream house, itong mga bahay nga po pala na ito ay design ng isa nating kaibigan na kung magugustuhan nyo or gusto nyo magpagawa ng design ay pwedeng-pwede nyong kontakin ang nag-design ng bahay na yan at ilalagay ko po ang link ng kanyang Facebook account sa ating description o mag-comment na lang po kayo sa baba para maipasa ko po sa inyo ang kanyang contact details. Once again, maraming salamat po sa mga sumusubaybay at sumusuporta sa aking YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod kong mga video. At sana po, nabigyan ko po kayo ng idea. And good luck sa ating lahat, sa ating mga dream house.
Hello guys, it's me again, Bernard Rodriguez, ang inyong ka-dream house. Sana nabigyan ko kayo ng idea at na-inspire sa aking video. At kung nagustuhan ba ng ating mga dreamers ang mga inilatag kong design mula sa isa nating kaibigan. At kung gusto mong magpa-design, hanapin mo lamang po si Mr. Arjun Gante Balinon. At ililink ko po ang kanyang Facebook account dito sa description ng ating video. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. God bless you all and see you to my next video.